Hello po, once again po, nandito na naman po ako, si Mami Ning. Gagawa naman po tayo ng apple pie. So ito na po yung aking harina. 1 cup and a half lang po ang ginamit ko. Ito po yung sukatan ko. 1 half po lang ganito, tapos kalahati lang po nun. And then, lalagyan ko po siya ng ano lang, asukal. Ito po. Mix po natin. Magkugas pa ako ng kamay. Dahil kailangan kong anuhin yung in-slice ko na cold butter. Kailangan po nasarip po yung butter, hindi po si melted. Bali, ano lang po to. So, let's begin. Then, ito po, cold water. Tunawin po muna siya natin. I-crush mo natin siya muna. Ganito. Ganito po siya, guys. Kukunin ko na po yung kamay ko at medyo lamasin po natin ganun hanggang sa mag-mix yung ano, yung butter at saka yung harina. Tapos, dadagdagan po siya natin ng paunti-unting tubig, pero yung tubig po, cold water. Dadagdagan po natin siya ng 1 scoop. Paunti-unti. 2. Then, start. Hanggang sa magsama-sama po silang ganun. Kapauli. Mag-try din po kayong gumawa nito. Sa una po, pag hindi pa kayo nasanay, medyo titigas po yung dough o ano. So, pag nasanay na po kayo, okay na po yun. Kasi nung nag-try din ako noong mag-bake. So, talagang pinag-aaralan din po yun at tsaka-tsaga. So, ito po, napagsama-sama ko na po yung aking, ano, yung dough. Huwag po mamasahing mabuti. Kunting ano lang po siya. Basta nagsama-sama na po, nagdikit-dikit na po yung dough. Yun po. So. Ito na po. Kasama-sama ko na para
kasi kailangan mag-mix yung ano, yung butter. Kasi yung butter po, medyo ano po yun. Hindi po siya melted. Kaya kailangan po may ihalong mabuti yung ano sa dough. Para magdikit-dikit po sila. And ito na po siya. Ilalagay ko naman po siya dito sa cling wrap at pahingain natin siya ng almost 10 to 15 minutes. Ilagay natin sa ref para lumabig. Sorry po, maliit yung kusina ko eh. Kaya ito na po. I-rest po natin siya sa ref na almost 30 minutes. Gagawin po natin yung filling. Actually po, nagawa ko na yung filling. Kasi ginawa ko na to kagabi. Bali, ang minix ko dito ay ito. Ayan. Ang minix ko po dito ay kwan yung apple, dalawang apple lang o tatlong maliit yata yun. Tapos meron pa ako ditong tira na ano, yung slice, dalawang slice o tatlong slice ng pineapple. So, nilagay ko na rin po yung sauce niya. Pagpasarap din po yun. Then, niluto ko siya. Nilagyan ko siya ng tubig. Tapos, nilagyan ko ng asukal. So, hinayaan ko siyang madurog. Hanggang sa nag-ano na siya. Yung texture niya, ganito na siya. Then, para mag-combine siya, nilagyan ko ng isang kutsara na ano, yung cornstarch. Tinunaw ko sa tubig. Then, yun po yung ano, yung pag ano, para mag-combine at hindi duro o hindi basa yung ano niya. So, ito tapos na. Salin ko po sa platito. Medyo maliit lang po yung aking kusina kasi wala ako masyadong ano. So ito yung tubig na ginamit ko kanina. Then the last, kapag ginawa ko na yung dough, pagkatapos nung mabalot, gumawa na ako ng guys ng ano, ng anong tawag nito, yung itlog. Itlog na ano, binati ko sa the whole eggs, nilagyan ko ng dalawang scoop na kutsarang milk para matustado siya pag nilagay ko doon. So, ni-mix ko natin siya mamaya. Then, gumawa din po ako ng paste na pandikit. Yung ano na rin yun, cornstarch. Cornstarch na rin po ito. So, ilalagay ko lang po sa micro oven para mag-ano.
So mag-start na tayo. Mag-ano sa kwan. Mag-start na tayo. Ito na yung paste. Ito yung brush. Ito yung gamitin. Cling wrap. Okay na. So, kunin ko na po yung next time, kapag gagawa ko ng ano, medyo organized na. Kasi medyo, alam nyo na, medyo pangalawang luto ko lang po to. At saka unang-unang nag-ano pa rin pa ako sa video sa YouTube. So, baka next time, gagawa na at bibili na rin ako ng apron. Thank you lang guys. Kukunin ko lang po yung gamit, dadaling ko dito. Ito na po guys yung kinuha ko kanina. So, pwede na natin siyang i-roll. Then, kapag na-roll ko na siya, ipakikita ko sa inyo mamaya kung paano medyo mainit kasi yung ano. Bali, tinakpan ko po yung ano. Ano ba po? Hindi nyo makita eh. Lalo na dyan sa Pilipinas, kung gusto nyo gumawa ng ganito, nasa sa inyo na yun kung paano nyo i-posting, kasi
Hindi ko alam kung magkano ang mga presyo ng mga apple, kung ano, pwede naman kayong gumawa saging. Pwede rin yun. Para may iba-iba naman sa barbie, kamote cube. Experiment lang po kung mag-work di ano, pero sa akin naman kasi hindi naman ako nagbibinta kasi ito eh, pambahay lang dito nga lang sa bahay, ubos na to baka maya-maya bukas wala na to. Kasi meron ako mga batang pinakakain. Ang pa pala sa bata. Then, ating kuko, yung ano niya, cling wrap niya. So, ito na po siya. Ito na po. Sorry, wala pa akong magandang stand ng ano eh, ng telepono ah. Titignan ko bukas kung makakatingin ako. Kasi ngayon palang nagbukas yung mga ano namin eh. So, ang ginagawa ko ngayon, guys, kinukuha ko yung ano niya, yung square, para makagawa ako ng square. So, gagawin ko ngayon. Lang yung ano lang sofas ko dito eh. Doon naman sana ako sa lamisa, nanonood naman yung kasama ko ng ano ko yung pinamanonood na doon, football yata. So, tiyaga na lang ako dito sa kusina na maliit. Ito guys. Ikita ko po yung sample ko lang. Then, pagkatapos nun, pakikita ko sa inyo yung paggawa ko lang po. Para gawa ko ng ano, magandang lagyan ng ano, ng telepono na sampa yung aking telepono. So, wala guys, hindi ko maiano sa inyo kasi yung camera ko masyado maliit. Sana ito na guys yung ginagawa ko. Ginagawa ko, alisin ko lang ito. Gagawin ko siyang square.
Then, tusukin ko siya ng tinidor para ano, hindi ko na rin pala nagamit yung face. Pero okay na rin. Ito guys, nagawa ko. Gagawin ko siyang ganyan. Kita nyo. So, tapusin ko lang to, then kapag natapos ko to, pag natapos na to, i-ano ko na kung paano iluto. Okay guys. Salamat. In 15 minutes. See you then. Bye.